Hello there, beautiful souls. Welcome back to our hashtag Love is Pure series. And we have another guest. Tima! She's my Hello. Bee. She's my bee. And I'm having her here because malapit na siyang ikasang matagpuan na niya yung love na pure. So, for today's episode, this will be entitled Stop Dating While Healing. At may mukbang. May pamukbang kami. Tara! Konti lang. Low-key mukbang. Ayan. So, kain na tayo. Kain tayo habang nagchichikahan. Ito. Hebrews Cafe. I love this place because yung ambience niya is very very godly. Okay, to the topic. Stop dating while healing. Medyo mahirap to para sa kanya. Hindi niya nga maintindihan nung una eh. Kasi first boyfriend niya kasi yung mapapangasawa niya. Eh di kayo na. Sana all first and last. So, yeah. Pero at least sabi ko nga, syempre may mga life experiences tayo na we need healing. Halimbawa, especially from, kasi parang para sa akin, sa family. So, any experience from the family na you were wounded, na, tsaka, why did you choose to wait for your one guy? Actually, nandito ba mapangasawa niya ay, tara! Pinakita na din natin eh, no? Gulat ka, no? So, my experience ay sa family. Nanggaling ako sa family na dumaan sa maraming pagsubok. And kumbaga yung buhay namin sa family ay MMK. Pero yung sabi niya, kung kasabayan ko, position na yun ang buhay ko na wounded yung family natin. Tapos, dumaan sa pagsubok, kasi sinabayan ko magkaroon ng mag-date or mag-love life ng mga oras na yun. Hindi siya magiging, hindi siya mag-work out. Bakit? Kasi magiging takbuhan ko lang yung boyfriend ko kung sakali sa panahon na yun. Kaya, mas pinili ko maghintay. So, hindi talaga siya advice ako. No. Kapag wounded ka, kapag broken ka, papasok ka agad sa relasyon. That is not advice. So, yeah, naniniwala kasi ako na hurt people. Yes. Kapag empty ka pa, marami ka pang sugat sa sarili mo. Hindi mo kaya magmahal ang buo kasi dante ka eh. At hindi natin makikita yung pagmamahal na inakalap natin para magpupo tayo sa ibang tao. Whole love ay makikita lamang pag nakilala natin kung sino ba yung totoong nagmahal at unang nagmahal sa atin. At yun yung ginawa ko. Mas una kong nakilala yung unang nagmahal sa akin. At yun ay Jesus. So, ang key talaga ay maghintay, right? Kasi, yes. You have to wait to be healed before you date or before you enter the relationship. Kasi hindi ka makakapagmahal ng buo kapag wounded ka. In your case, sa family mo, so, may mga kabataan or may mga pumasok sa relationship, then jump to another relationship na parang wala lang, okay na, parang hindi naman ako
nasaktan nun. Pero we know na eventually magugulo ulit yun. Masisira ulit yung relationship nila. Why? Kasi mali yung pagkaalam nila sa love, sa definition ng love. Or mali yung way nila paano nila i-express or yun na nga, hindi sila hintay, masyad sila nagmadali. Eh, it takes time to heal. Time heals all wounds, di ba? Yes. Pero, kulang siya. Dapat time with the Lord. Kasi kapag ikaw lang, time mo lang, ganun din talaga. Yun lang, parang, ay, okay na ako mga 1 week. Magde-date na ulit ako. No. Or 1 week, ay, meron naman naligaw sa akin noon. Balik ulit, siya na lang ulit. Baka gusto pa niya ako. Baka gusto niya pa ako. So, yun yung time mo. Yun yung timeline mo. Pero ano ba yung timeline ni Lord? Or nag-spend ka ba ng time with the Lord to heal? To close up all the wounds before? Kasi I believe that love is... Yeah, nasabi na namin to na love isn't painful. May mga circumstances lang na masakit, pero yung love, hindi siya yung masakit. Because love will complete you. Love will make you whole. Because God is love himself. So, ang ganda na sinabi niyo doon na, ang tao ko siya, minsan ang sama natin sa pag-ibig. Kaya yung ibang tao, nabibitter. Ang hindi lang maranasan yung pag-ibig. Lalo na itong nagdaang Friday, naging sinalabrate natin yung Hearts Day. And ang dami nating nakikitang Sana all. Jowa, ganyan. Pero, ang totoo, ang pag-ibig talaga yung kinikit siya ng Lord. To celebrate. At para iparamdam din yun sa lahat ng tao nakikilala niya. Kaya, yung love, hindi siya masama, hindi siya masamang bagay, hindi siya nakapanakit. Okay, sabi nga, iba, 1 Corinthians. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, it is, love is patient. So, papatan natin yung word na love na pangalan natin, pangalan ko. Ibet is patient. Ibet is kind. Ibet is not rude. Love keeps no record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protects, always hopes, always trusts, and always perseveres. May hirap i-apply, pero kapag natutunan natin kung paano nagmahal ang Diyos para sa atin, kaya natin. So before we date someone, kasi how can you love when you feel unloved? Or how can you love? How can you give what you don't have? Na, kasi di ba pag something na may hinihil sa'yo, parang nauubos yung, parang may kulang sa'yo. Sabi nga niya kanina, empty ka, or wounded tayo. Hindi lang ikaw yung masasaktan kapag ginawa mo. Masasaktan din yung tao. Didate mo, o yung tao. Isusunod mo doon sa nakatasal na nagpasakit sa'yo. Masasaktan din siya kasi yung sakit na naranasan mo, maramdaman din niya. Kumbaga, mauulit at mauulit lang. Yung sakit na naranasan mo na, hanggat hindi ka pa healed doon sa nakaraan mo, kung papasok ka sa panibago. Nagagawin mo. Bago mamahalin mo kasi, kumbaga hindi pa siya naging lesson learned sa'yo eh. Kasi masakit pa eh. Nag-justify ka pa. Na siya naman may kasalanan. Kaya, hindi, okay na ako. Hindi, okay lang ako. I've been there. Done that. Na I have a great relationship with the Lord na. I've been in a breakup. Tapos, may mga dumarating na mga chance to love again. May mga tao dyan na explain ko sa inyo kung bakit explain ko sa inyo. Kasi nga, I am still in the process of healing. Sobrang yung kay
kailangan ko ulit mabuo. And it's a good thing. It's a good thing for me na, na after no breakup ko, so it's been more than two years na I've spent time to love myself. I've spent time na, na mabuo ako ulit. Parang kasi nga may na-broken ka eh, so hindi ka buo, sira ka. And that's a good thing. At masaya yun na na alam mo buo ka na, tapos you are full and you are very alam mo yun, yung punong-puno ka, kaya pag binigay mo yun sa iba, hindi ka ma-left na empty. Ayaw mo magsalin. Kasi yun, sa ibigay mo empty ka din, kung wounded ka din. Maraming nagsasabi, pangit maging tayo, parang kainip. Ikaw, ang galing-galing mo. Kasi ganyan, first and last. I believe na mayroon pa rin tayong maririnig ng mga love story na God-rated. Pero, hindi katulad ng sa inyo na first boyfriend mo siya, tapos last siya na din yung mapapangasawa mo. Pero kahit yung mga may mga past na broken relationships, mga hindi nag-work out, I believe na matuturn pa rin yun ni Lord into something good. So sa inyo kayo, ikaw, bakit ka nang paghintay? Manitay kasi ako, una, dapat malaman natin kung ba tayo lahat maghintay. Alamin natin yung worth natin. Alamin natin yung anong meron tayo na dapat makita sa atin, hindi tayo maging katulad ng iba. So makikita natin, lalo mga kabataan ngayon, di ba? Para sa mga kabataan. Hindi porque may jowa yung mga friends nyo or barkada nyo, kailangan kayo makasabay. Kailangan alam nyo pa rin yung word nyo na sabi ni ma'am, sabi sa narinig ko, may nagsabi na. Kung nagustang mag-boyfriend lang ako kapag mag-aasawa na ako. So sa edad mo yan, mag-aasawa ka pa. Hindi pa ako mag-aasawa, so hindi ko lang ako makakam sa relationship na yun. Bakit? Kasi maghihintay ka muna ng tamang panahon para sa'yo. At ganun ang ginawa ko. Kahit na pwede naman eh, pwede naman nga, sabi nga sa Corinthians, everything is permissible but not beneficial. Pwede siyang gawin pero hindi siya nabibigay ng maganda para sa'yo. So doon mo siya i-consider. Doon sa lahat, know your worth. Kapag alam mo yung worth mo, kaya mo maganda. So, wala ko yung pag-aaral sa sinabi mo kanina na mahalin mo yung sarili mo. Magkaroon ka muna ng time sa sarili mo. Na puriin mo muna yung sarili mo kasi karamihan sa ganyang sitwasyon, nawawala na yung sarili nila eh. Kaya may mga linya sa breakup na ano eh. Oo, tsaka yung hanapin ko muna sarili ko. Ay, okay, sarili mo. Kasi totoo nga yun, nawawalan talaga sila. Kahit nakakatawa yung mga breakup lines na yun, nawawalan talaga sila. Umikot yung mundo nito sa isang tao. True. Okay, last verse. Binigay kasi sa akin ni Lord. From yung season ko ng healing, season ko ng waiting at the right time, season ko ng ito, single blessedness. Ngayon, Isaiah chapter 60 verse 22, sabi doon, when the time is right, I the Lord will make it happen. So don't make things work out, don't make things happen on your own time. Intayin mo yung time ni Lord. Okay? Kaya tama na. Tigil ka muna, pahinga ka naman. Kasi nagmadali ka, tas mali yung pinag-uusan mo. Kaya, let's just believe that everything here on earth has its own time and season. At i-enjoy natin yung season natin. So, I am enjoying my season bilang single and she's enjoying her season na ito, season ka. Kanina nga lang, bago kami mag-meet, galing sila, nag-ayos silang papers for the wedding. Oh my gosh. Yan. Pero, yan, she's enjoying the season na
before that, she's enjoying this her single season, hanggang sa courtship, hanggang sa engaged na sila nga. At yan naman, guys. Oh my gosh! Naiyak ako. And I know we also can come up to the season where they are right now na maganda. Even greater pa pag naghintay tayo sa tamang panahon, sa tamang tao para natin. So, don't you ever date while you are still wounded. Okay? So, thank you. Thank you. Thank you. And also, again, I'm inviting everyone for the Love and Purity Fest by Buso at 25 at SMX Convention Center Manila. So if you're free and you want to get healing, want to get ready for a God written love story, and nalaman natin how can we be guided sa dating, sa courtship, sa staying pure, grab your tickets at www.buso.ph. Thank you. And don't forget to thank the Lord now, circumstance.